Maris POV. Samot saring emosyon ang nararamdaman ko nang maliwanagan sa lahat-lahat. Umalis na si Jomar matapos naming mag-usap habang ako'y nanatili lang sa kinauupuan at patuloy sa pag-iyak. Parang walang saysay ang magandang ayos ko ngayong gabi dahil wala na akong ibang gustong gawin ngayon kung hindi umuwi at ipahinga ang pagod na puso at isipan. Sobra pa akong namuhi noon kay Jaguar. Yun pala, sa aming dalawa ay siyang mas nakakaawa. Hindi siya nagsinungaling noon. Totoong mahal niya ako. Totoo lahat ng pinapakita at pinaparamdam niya at hindi yun pagpapanggap lang. Sadyang kinain lang ako ng sama ng loob dahil akala ko ay basta-basta niya na lang akong tinalikuran at iniwan. Pero mali pala ako ng inakala, maling-mali, at mas doble-doble pa ang sakit dahil hindi na kami magiging masaya ulit. Hindi na yun kailanman mangyayari ulit. Sadyang hiram lang ang mga sandaling iyon. Langit at lupa ang pagitan namin at ang kagaya ko hindi kailanman nababagay sa kanya. Isang katulad ni Leticia ang nararapat kay Jaguar. Isang babaeng nilaan ang daddy niya para sa kanya. Pero higit kailanman ay hindi ko pinagsisisihan na nakilala ko siya kahit pa man nararanasan ko lahat ng hirap. Dahil nagbunga yon ang isang Casper sa buhay ko. Kaya po protektahan kong anak ko kahit anumang mangyari. At yung huling may nangyari sa amin ay babaunin ko na lang ulit yon bilang isang masayang alaala. Kagaya ng alaala noon na hindi na kailanman maibabalik pa. I am going to say goodbye to him again. Pero this time, ako naman ang aalis at lalayo't planado ko na to. Kahit napakabiglaan ng lahat. Matapos makapag-isip ng malalim. At may ilabas ang hinanakit at bigat, sa dibdib ay nagpasya na rin akong tumayo. Napagdesisyonan kong umuwi na lang at hindi na makikisaya sa party. Anong mukha na naman ang iyaharap ko gayong magang-maganang mata ko sa pag-iyak? At saka hindi ko kayang makita ulit si Jaguar kasamang fiancé niya. Pasalamat na nga lang ako at hindi ko siya nakita kanina dahil natitiyak ko na magugulo lang lalong puso ko. And for sure, Jameson will understand. Saka ko na lang ipapaliwanag sa kanya. Marahan na naging paghakbang ko habang binabaybay ang daanan. Buti na lang at may nakasalubong akong kasambahay. Kaya may napagtanungan ako kung saan ang daan palabas ng mansyon. Aalis na po kayo, ma'am? Kakaumpisa pa lang po ng party ah. Hindi po kayo makikisaya sa party ni Sir Jameson? Takang tanong pa nito na mapait kong kinatango. May emergency lang po. Tipid na dahilan ko. Tumango naman ito kahit mukhang naguguluhan. Well, sino ba naman ang hindi kasi simula pa nga lang daw? Na hindi pa nga ako nakakakain man lang tapos uuwi na kagad-agad. Isama pa yung bonggahang ayos ko pero hindi naman lang mapakinabangan. Malamang sa malamang, maliban kay Jameson ay wala namang nakakaalam ng tunay na dahilan ng pagparito ko. Kaya magtataka talaga ang sino man. Pero hindi ko na to iisipin dahil wala akong ibang gusto ngayon. Kung hindi makauwi na ng apartment at doon ipagpatuloy ang pagiging emosyonal. Napahinga pa ako ng malalim bago nagpatuloy sa paglalakad. Tanaw ko ng exit kaya medyo nakampante na ako. Ngunit nang akmang bubuksan ko na ang gate, ay bigla ko na lamang naramdaman ang isang kamay na humawak sa braso ko. Where are you going, lady? Ang bariton ng boses nito ang mas lalong nagpawala sa buong sistema ko. Nakakabingi ang napakalakas na tibok ng puso ko habang nakaawang ang aking mga labi. Hindi ako makakilos at parang naistatwa bigla sa bigla ang pagsulpot ng lalaking kanina pa tumatakbo sa isipan ko. Anak ng tinapanga naman talaga? Bakit ba ako pinapahirapan palagi ng pagkakataon? You're leaving? Hindi ka ba makikisaya sa party ng boyfriend mo? Muli nitong tanong kahit nakatalikod ako sa kanya. Hawak pa rin itong isang braso ko at hindi ko malang magawang iwaksi ang kamay niya. Ilang beses ako nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga para pakalmahin ang sarili bago naisipang sumagot. I need to go now, sir. May emergency lang. Diretsahang sagot ko at pinagpapasalamat kung tuwid ko itong nasabi para hindi niya mahalatang nag-aalboroto kong damdamin. What emergency? Mas mahalaga pa ba yan sa kaysa sa special na araw ng boyfriend mo? Napalunok ako ng mariin. Kung alam niya lang sana na siyang pinakadahilan ng pag-iwas ko. Kinuha kong braso kong hawak niya na binitawan din naman niya kaagad na para bang ramdam din niya na nakakapasong pagdampi ng palad niya.
Is it necessary to answer you, sir? Wala po tayo sa trabaho kaya hindi po kita boss dito. Kaya wala rin po akong dahilan para magpaliwanag po sa inyo. I gotta go now. Excuse me po, sir. Diretsahang salaysay ko't mabilis ang humakbang. Papaalis nang hindi malang siya nililingon. Hindi ko siya pwedeng tingnan, lalo na sa mga mata't baka magbago kagad ang isipan ko. Pasalamat na lang ako't nakaya kong kontrolin ang sarili ko kahit na alam ko sa puso ko na mahal ko pa rin siya. At hindi ko alam kung paano ko yun nasabi nang hindi nagkakanda utal. Pinahid ko muli ang naglaglagang mga butil sa aking mga mata habang lakad takbong ginawa ko upang tuluyan na makalabas at makalayo. Ang hirap-hirap magpigil para kung kakapusan ng hininga sa tuwing nasa malapitan lang siya. Alam kong eksklusibong lugar na ito kaya hindi ko alam kung may taxi bang dumadaan dito. Ngunit dahil disidido na ako umalis ay may nag-abang na lang ako't naghihintay kahit walang kasiguraduhan kung meron nga ba. Shit, what do you think are you doing? Kahit hanggang umaga ka pa mag-abang dyan, walang dumadaan dito na kahit anong pampublikong sasakyan. Napapikit na lang ako ng marinig muli ang boses nito at talagang sinundan pa ako dito. Tangina, mas lalo lang niyang pinapahirapan ang damdamin ko. Pwede ba sir, bumalik na lang po kayo sa party. Problema ko na po ito kung paano ako makakauwi. Hindi ko po kailangan ng opinion niyo. Pataray na sagot ko para lang ipagtabuyan siya. Kahit sa kaibuturan ng aking puso'y gustong gusto ko naman talaga siyang masolot makasama. Sadyang mas nangihibabaw sa akin ang pagpipigil, kaya kahit ako rin itong kusang nasasaktan ay gagawin ko pa rin. Ang sa tingin ko'y tama. Nag-away ba kayo ni Jameson? Kung may emergency ka naman talaga ay dapat mas unahin ka niya over his party. If you can accept my offer to help you, then let your boyfriend do his job. Ramdam na ramdam kong concern sa bosses niya kaya yung tridor kong mga luha ay nagbabadya na namang maglaglagan. Kinagat kong ibabang labi para pigilan ang pagkawala nito. I am totally trembling. Kung hindi pa siya aalis at magpapatuloy sa pagiging concern niya ay baka tuluyan na akong bumigay. Hindi na ako makasagot. Hirap ni hirap na ako. Kung pwede nga lang lakarin ko na lang pa uwi ay gagawin ko. What's the matter here, babe? Are you alright? Sunod kong narinig ang boses ni Jameson kaya nabuhayan ako bigla ng pag-asa. Napatingin ako sa gawin niya at pansin kong gulat sa mga mata niya. Dahil magkalapit lang ang dalawa ay hindi ko napigilan na sariling sulyapan si Jaguar. Ang gwapo-gwapo niya, lalo sa suot niyang long sleeve. At nang mapuntang mata ko sa mukha niya ay kita kong pag-igting ng panga niya na parang hindi nasisiyahan sa nangyayari. Nilapitan ako ni Jameson kaya napahawak ako sa braso niya para kumuha ng lakas. Kanina pa gustong bumigay ng mga tuhod ko dahil sa panghihina. Really ha, Jameson? You're enjoying your party without knowing na namumroblema ang nobya mo. Ramdam kong inis sa boses ni Jaguar. Tumikwas naman ang isang sulok ng labi ni Jameson. And why the heck are you care ha? Bakit hindi ang fiancé mong atupagin mo imbis ng girlfriend ko? So go and get a life, step bro. I can manage mine. Matapang nasagot ni Jameson at kita kong pagkuyom ng kamao ni Jaguar. Hinawakan ko ng mahigpit si Jameson sa braso para pigilan itong makipagsagutan at baka kung saan pa humantong ang dalawa. Kita ko sa mukha ni Jaguar ang sobrang pagkadismaya bago ito umiling na umalis. Saka pa lamang ako bumitaw kay Jameson at nagpakawala ng malalim na buntong hininga. What was that? Bakit kayo magkasama ni Jaguar? Anong nangyari? Pinuntahan kita sa pool nang makita kong bumalik na si Jomar. Wala ka na doon. Buti na lang sinabihan ako ng kasambahay na nakakita sa'yo na aalis ka na raw. Sunod-sunod na tanong niya, tanging pagtulo lang ng luha ang aking naging sagot. Ayos lang ako. Bumalik ka na sa party mo. Bukas na lang tayo mag-usap. Kalaunay sambit ko ng mapakalma ang sarili. Iyahatid na kita, Marie. Nag-aalalang alok nito, ngunit Marie na kong tumutol. No, Jameson, wag na. Please lang birthday party mo to, kaya dapat mag-enjoy ka. Pakiusap ko. He insisted pa sana, kaso nagmatigas ako kaya pinahatid niya na lang ako sa driver. Basta bukas ay disidido na ako sa plano ko at kakapalan ko ulit ang mukha ko para sa huling pabor na hihilingin ko kay Jameson. Leticia's POV. The heck, Thelma? Kanina pa ako naghihintay dito. Pakaramdam ko umuusok ng ilong ko sa inis dahil hanggang ngayon ay hindi ko na mahagilap ulit si Jaguar. Kanina lang ay nandito yon tapos biglang nawala.
At sa dami ng bisita ng Pesting Jameson na yon, ay hirap na akong hanapin ulit ang lalaki. Ilang minuto na ako nag-aabang ngunit maski anino noon, ay hindi ko na ulit nakita pa. Atat na atat ka na naman eh. Alam mo namang napaka-ilap ng ex mo. Tinutulungan na nga kita, diba? Maarteng sagot ng pinsan ko. Kandahaba din ang leeg nito kakahanap kay Jaguar. Who told you that he is my ex? Hindi pa kami naghihiwalay. Buong loob na sagot ko sabay tungga ng baso ng wine na hawak ko. Sa tuwing naisip kong sinasabi ni Jaguar sa akin ay nag-alburuto ako sa galit. The nerve! Hinding-hindi ko yun kailanman matatanggap. Anong akala niya na basta-basta na lang ako susuko? Hindi ako magpapakatanga nang 5 taon kung wala akong mapapala sa lalaking noon ko pa pinapangarap. Halos ginawa ko ng lahat para tuluyan siyang maging akin. Maging ang kumpanya namin ay dinamay ko na para lang makuha ng buo ang loob ni Tito Chris. At magustuhan ako noon para sa uni ko ihon niya. Tapos kung kailan abot kamay ko ng lahat, isaka siya makikipag-break? Shit, hinding-hindi ako makakapayag. Pero hiniwalayan ka na niya, so shut up! Nanggagalaiting sigaw ko sa walang kwentang sagot ni Thelma, kaya natapan ito kagad ang bibig. Kakampi ba talaga kita? Baka nakakalimutan mong utang na loob mo sa akin na trabaho mo sa hotel. Isama mo rin yung utang mo na hanggang ngayon, hindi mo pa nababayaran. Singhal ko sa pagmumukha niya, na naging maamo naman bigla. Takot niya lang sa akin. Joke lang cuz, hindi naman mabiro. Huwag kang mag-alala, may sasakatuparan natin ang planong ito ngayong gabi. Sisiguraduhin nating wala nang kawala yung ex, este yung fiancé mo. Anito kaya tinaasan ko na ng kilay. Ganyan dapat ang gusto kong maridig. Asa ng alak? Tanong ko kaya tinaas nitong hawak na bote ng mamahaling vodka. Here, nilagyan ko na ng gamot, isang tunggalan ni Jaguar dito, tsak na makakatulog kaagad yon. Buong kumpiyansa ang sagot naman ito, kaya napaangat ang isang sulok ng labi ko. Well, that's our plan for tonight. Tignan lang natin kung may magagawa pa si Jaguar para ayawan ako. Gagawin ko ng lahat ng pagpapakababa na ito para lang masigurado kung matutuloy ang kasal namin. Walang sino man ang makakapigil sa akin. Naghiwalay kami ni Thelma para mahanap ang lalaki. Everyone is now enjoying the rhythm of the music. They're all partying and dancing. Inis kong pinaikot ang mga mata ko. Goodness, nakakahilong samot-saring amoy ng pabango at alak sa paligid. This is why I hate partying. Honestly, I hate crowds. Kung hindi lang dahil kay Jaguar, hindi ako pupunta sa lecheng party na to. Lalo pat, hindi naman talaga kami close ng stepbrother nun si Jameson. Abalang mga mata ko sa kakatingin sa buong paligid, nabigla na lamang akong mabunggo sa isang bulto ng isang lalaki. Tumamang noo ko sa may pisngi nito. Ouch! Irritableng daingkot agarang nilipat ang mga mata sa lalaking nasa harapan ko. Bakit kasi hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo? Sarcastic kong sambit ni Jameson habang matalim na nakatingin sa akin. Dahil sa sobrang lapit namin ay naamoy kong alak sa hininga nito. You jerk! Ikaw na nga bumangga sa akin. Ikaw pa may ganang magalit? Matapang na asik ko pero umangat lang isang sulok ng labi nito. It's not my fault kung tatanga-tanga ka. Hindi papatalong sagot nito, kaya mas lalo ko nang galaiti. Alam kong hindi magandang tabas ng dila ng lalaking ito, pero hindi ko akalaing may isasama pa pala ito kapag nakainom. Anong sabi mo? Ang yabang mo. Hindi porket birthday mo ngayon at party mo to ay may karapatan ka ng pagsalitaan ako ng ganyan. Mataring na sagot ko at dinuro ko pang dibdib nito. Ngunit tinawakan lang nitong palapulsuhan ko. And what do you want me to do? Be gentle? Paano ko gagawin yun? Eh, mukha mo pa lang nga. Parang sasabak palagi sa gyera. Napaawang ako't sinama nito ng tingin. Bitawan mo nga ako. Ang yabang, palibhasa, wala ka sa kalingkingan ng stepbrother mo. Wala sa sariling sambit ko dahil sa inis dahilan na biglang pagseryoso na itsura nito. Really? Well, parehas pala tayo. Mukhang wala ka rin sa kalingkingan ni Marie. Kaya doon pa nailapit at papansin ng fiancé mo. Anito tinis nitong binitawan ng kamay ko pagkatapos. Walang pasabi itong umalis sa harapan ko habang ako'y naiwanang napatulala. What is he saying? Marie? Is he referring to his girl? Yung janitress? Bakit Marie na lang ang tawag niya? Don't tell me, naghiwalay na sila. Kaya ba hindi ko nakita ang mukha ng babaeng yun dito ngayon? Kaya ba mukhang hindi niya yun inimbitahan? Shit!
Galit ako na pasabunot sa buhok ko. Kung hindi yan pumunta dito sa party, anong ibig sabihin na sinasabi ni Jameson na panaylapit at papansin si Jaguar sa babaeng janitress na yon? Parang tambol sa pagdagungdong ang dibdib ko. Kaya ba nanlalamig na si Jaguar sa akin? Kaya ba siya nakikipaghiwalay dahil sa janitress na yon? Yung pobreng trying hard na yun bang dahilan? Dahil sa buso ng damdamin at sa napakaraming katanungan sa isipan ko ay patakbo kong hinabol si Jameson. Ngayon ay naglalakad ng lalaki papasok sa loob ng mansyon. Jameson, wait! Hey! Halos pasigaw na sabi ko dahil na rin sa malakas na tugtugan. Ngunit mali pala ako dahil hindi itong mansyon. Pumasok kundi umiba ito ng direksyon patungo sa may pool area. Jameson, ano yung sinasabi mo? Make it clear! Inis na sigaw ko ng tuluyang makalapit. Seryoso ako nitong tinapunan na tingin bago sarkastikong napangisi. And why the hell I'll explain everything to you? Hindi ka ba marunong makaramdam? Anito lang at bigla na lamang itong naghubad ng saplot niya. Kaya napasigaw ko at napatakip sa mga mata ko. You jerk! Napakabastos mo! Inis na sabi ko habang pilit nilala yung mga mata. Pero tangina, nakita ko pa rin sa peripheral vision kung tanging boxer shorts na lang ang natirang saplot nito. At aaminin kong nakaramdam ako ng sobrang kabat hindi maiwasang mapansin ang perpektong muscles nito na halatang alagang-alaga sa pag-gym. Napakatikas din pala ng katawan nito na tinalo pa ang mga modelo. Pinamulahan bigla ako ng mukha. Why should I appreciate this jerk? Ikaw ang sumunod sa akin, baka naman ikaw ang may balak na manilip. Anito sabay talon sa swimming pool, kaya nagsitalsika ng tubig sa suit kong mamahaling dress. Ah! Buwisit ka! Nakakainis! Sigaw ko't inis na nagmarcha paalis. Nakuyom ko na lang ang kamao sa sobrang galit. At bakit ko naman siya sisilipan? Ew! He's not my type! Nakasalubong ko pa ang mga barkada ng kumag na yon na mukhang patungo din sa pool at maliligo. May bitbit pa na bote ng alak. Leticia, come and join us. A flirty woman said but I'm just faking my smile. No way, thanks. Walang pakialam na sagot ko. Why not, Leticia? Nabalitaan namin ngayon lang nahiwalay na raw kayo ni Jaguar. Why don't you drink to ease your broken heart? Mapanuksang isin ng lalaking kaibigan ni Jameson na hindi ko naman kilala ang pangalan. Buwisit. At saan naman nila nalaman? Sinong buwisit ang nagsabi? Sa ganda mong yan, nagkakandara pa ka sa lalaking yun? Marami naman kaming single dito and ready to mingle too. Dagdag naman ng isa pa kaya para na akong sasabog sa inis. Sinamaan ko ng tingin ng mga to. That's a fake news. One of these days, makikita niya na lang ako naglalakad sa aisle. Matari at buong loob na sagot ko bago tinalikuran ang mga ito. At mukhang umaayon sa akin ang pagkakataon dahil patakbo akong sinalubong ni Thelma na may galak sa mga mata. Nakita ko na si Jaguar! Nakita ko na! I'll find a way para makalapit sa kanya at mapainom ito. Itetext ko kagad sa iyo mamaya kung saan kwarto siya matutulog. And be ready, girl. Tuluyan na mabibiyak yung perlas mo na noon mo pa inihain sa kanya. Ngayon isigurado kung titikman na niya yan. Excited na tili nito at napakatabil na mga dila. Buwisit ka. Gawin mo na kagad ngayon din. Maghihintay ako. Medyo irritabling utos ko pero nagbubunyi ang kaloob-looban ko. Well, I guess it's time for me to celebrate my victory. At pagkatapos ng gabing ito, sisiguraduhin kong mawawala sa landas namin ang ambisyosang janitress na Marina yon. Jaguar's POV. Oh shit. Napamura ako ng maramdaman ng pagkasakit ng ulo ko. Are you okay, babe? Isang boses ng babaeng narinig ko kaya dahan-dahan kong minulat ang mga mata. Napaawang ako ng mabungaran ang mukha ni Leticia sa tabi ko. Good morning, babe. Nakangiting bati nito habang nakatakip ng kumot ang katawan. Agad akong napabalikwas ng bangon dahil sa pagkagulat. At mas lalo lang akong nataranta nang makitang hubot-hubad ako at wala ring anumang suot na saplot sa katawan. Papaanong, what the heck, Leticia? What are you doing here? Asik ko habang nagmamadaling pinulot ang nakakalat na boxer, pantalon na t-shirt at sinuot ito kaagad. Kalmado naman itong umupo sa kama na nangingiti pa. Why you look furious, babe? Samantalang kagabi pa naiungol ka. Aren't you happy na sa wakas na isuko ko na sa'yong pagkababae ko? Kampante ang sagot nito kaya mas lalo ako napamura sa isipan.
How come? Pilit kong inaalala mga nangyari kagabi, ngunit hindi ko naman maalalang nagkita't nagkasama kami ni Leticia. Uminom lang ako kasamang ilang kaibigan at kakilala matapos ko hindi makontrol ang sarili dahil sa sakit ng tanggihan ako ni Marie at halatang iniiwasan. Mas tumindi pa ang pag-aalburuto ng dibdib ko nang dumating si Jameson sa kalagitnaan ng pag-uusap namin at panaykapit siya sa lalaki. Shit, that's all. Well, sa bagay, paano ba naman maalala? You're sure drunk, baby. Ani pa ng babae kaya napatiimbagang ako. She has a point dahil maging pagpasok sa kwartong ito hindi ko rin maalala. Pero may malaking parte sa aking isipan ang sumisigaw na parang may mali. Parang may hindi tama. Lalo pat hindi naman naramdaman ng katawan ko na may nakaniig ako last night. You're crazy. Stop making stories, Leticia. Walang nangyari sa atin. Umiigting ang pangangwi ka ako. Gumuhit ang mapanoksong ngisi sa labi nito. I am not. Sa tingin mo, anong ginagawa natin sa kwartong ito na magkatabi sa isang kama at hubot-hubad pa? You're drunk at nakainom din ako dati sa way nangyari ito. Napamaang ako. Dismayadong dismayado sa sinabi nito. It's fine, Jaguar. Noon pa man alam ko nang ikaw lang lalaking gusto kong pag-alayan ng aking dangal. At ngayong naibigay ko na sa'yo to, wala nang dahilan pa para hindi matuloy ang kasal natin. Puno ng kumpiyansa ang sagot nito. Dismayado ako na pailing sa pung noo ko. This is impossible, Leticia. Ayaw ko talagang maniwala or maybe ayaw ko lang tanggapin ang pagkakamaling ito. Matapos na may mangyari sa amin ni Marie ay wala na akong gusto pang makanig na ibang babae ko hindi siya lang. I mean, hindi naman sa'yo nang habol ko sa kanya. Sadyang sa kanya lang ako natamaan ng ganito that even my manhood wants only her. Come on, nangyari na babe at hindi ko ito pinagsisisihan. Sa ating dalawa, ako ang lugi kong tutuusin. So stop acting like you're the one who's losing here. Maktol nito. Sobra-sobra akong nadismaya, umiiling akong umalis na hindi nililingon ang babae. Where are you going, Jaguar? Come back here! Rinig ko pang sigaw nito, but I don't give a damn care at all. Akala ko nakawala na ako after I broke up with her. So nangyari ay mas diniin ko pang lalo sa pagkakasakal ang sarili. Pababa na ako ng hagdanan na makasalubong ko si Jameson. Pupungas-pungas din ito. Halatang bagong gising. Mapanuring mga mata nito habang nakatitig sa akin bago lumipat ang tingin sa bandang likuran ko. Jaguar, ano ba? Mag-walk out ka na lang ba basta? After what happened? Are you going to leave me again? Boses na naman ni Leticia ang narinig ko. Nakasunod palang babae. Inis ko tong nilingon at kita kong pagkailang sa mga mata nito nang makita sa Jameson. Nagpalipat-lipat ang tingin sa amin ni Jameson. Lover's quarrel? He murmured habang nakatikwas ang isang sulok ng labi nito. Napangisi pa to. Nakakainsultong ngisi. Shit, kung gago lang ako, ipapamukha ko sa lalaking ito na sa aming dalawa. Siyang nakakatawa't dapat mainsulto dahil wala itong kaalam-alam sa nangyari sa amin ng girlfriend niya. But I can't do it dahil mataas ang respeto ko kay Marie. But there's also part of me hoping na sana malaman niya na rin nang makagalubuan sila at maghiwalay dahil handang-handa naman akong saluhin si Marie. Napamaang ako kaya't nauna na itong bumaba ng hagdanan. Jaguar! Leticia uttered once again kaya napabuga ko ng malalim. I'm sorry, but what happened was just a mistake, Leticia. If we're really both drunk, then wala tayong sa tamang wisyo para gawin yun. Maybe you like it, but I don't, Leticia. Buong loob na sambit ko at hindi ko napaghandaan ang mabilis na paglipad ng palad nito sa pisngi ko. Gago ka ba? Ano ba problema mo't ayaw mo sa akin? Binigay ko na nga ang lahat? Kung noon hindi ako basta sumusuko kahit wala ka pang nakuha sa akin, mas lalo kung hindi susuko ngayon. Nanggagalaiti ang luha ang mukha nito pero napailing lang ako at dire-diretsong bumaba ng hagdanan. Pinipigilan kong sariling huwag itong masaktan. I heard her sobbing. Pero wala na akong pakialam pa at baka mas lalo siyang umiyak kapag may masasabi ako mas masakit pa. Agaran kong pinaharurot ang sasakyan paalis at makalipas lang ang halos kalahating oras ay natagpuan kong sarili sa mismong harapan ng hotel. Hindi pa dapat ako papasok ngayon dahil masakit ang ulo ko. But I can't stay in our house either. Bukod sa nandun pa si Leticia ay nahihirapan din akong hindi makita si Marie. Bumaba na ako ng sasakyan matapos makapag-park at agarang tinungong opisina ko. Everyone's greeted me except Thelma na mukhang nataranta na makita ako. I just wondered kung may alam bang babaeng ito sa nangyari sa amin ng pinsan niya.
Tahimik lang akong pumasok sa office ko. May mga gamit naman akong naiwan dito, kaya dito na rin ako naligo at nagbihes. Nang matapos na ako'y sunod kong tinawagan ng sekretarya ko. I want an update about Marie. Gusto kong makita ang babaeng yun ngayon, kaya gagawa na naman ako ng dahilan. I want Miss Padilla in my office right now. May mahalaga akong ipapagawa. Utos ko sabay upo sa swivel chair. Sumunod naman ito kaagad at pagkatapos lang ng ilang minuto'y muli itong tumawag. Absent po si Miss Padilla, Mr. Garcia. Ayon kay Mrs. Dueno ay wala din daw pong email kung anong dahilan. Wika nito kay napakunot ang noo ko. Umabsent nang walang anumang excuse. And I remember na nagmadali yung umuwi kagabi dahil may emergency raw sa bahay nila. Ano kayang klaseng problema ang kinakaharap nun? I am concerned habang yung boyfriend niya ay mukhang wala namang pakialam. But it's good. Mas mabuti nga kung magpaparamdam sa kanya nun kaysa kay Jameson. I want her complete address right now. Utos ko muli sa sekretarya ko. May kompletong records naman ng hotel tungkol sa mga empleyado. At nang maibigay niya ito ay mabilisan akong tumayo at napagpasyahang puntahan na kagad ang babaeng yun. Sa ngayon ay mas naisip ko pa siya kaysa sa problema ko kay Leticia. At sa ayaw man niya o hindi, pupuntahan ko siya. I am her boss and I can make alibis anyway. Ano ko yung gagawin ni Jaguar kapag nagpasa ng resignation si Marie? Dito na ba matatapos ang lahat sa kanila? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.